Sa mahal ng bilihin ngayon, ang hirap umisip ng pwede mong irigalo, lalong-lalo na kung limited yung budget. Kaya for today's video, gagawa tayo ng pastillas. Hindi lang ordinary yung pastillas, pero cookies and cream na pastillas. Pwede mo rin tong gawing toasted pastillas, kaya huwag na natin patagalin yan at simulan na natin. Maraming klase ng powdered milk, pero yung gagamitin natin dito ay yung milk boy o yung skim milk. Pwede rin naman ang mga store-bought o yung mga kilala talaga natin sa market. 2 cups yung kailangan natin, and then maglalagay tayo dito ng 1/2 cup ng condensed milk. Kunyari, mga Berber, Nido o kahit anong powdered milk ang ginamit nyo, mag-start kayo sa 1/3 cup ng condensed milk kasi iba-iba yung absorption ng condensed milk. Baka kasi masyadong malambot yung magawa nyo since yung ibang powdered milk ay merong additional na sugar. Maglalagay din ako dito ng 1 teaspoon ng butter. Lamasin nyo lang yan hanggang makapag-create kayo ng dough. Pagka pakiramdam nyo ay matigas pa yung inyong pastillas, huwag na kayong mag-add ng additional na condensed milk, lalong-lalo na kung pareho lang naman tayo ng ginamit na powdered milk. Kapag ka bahagya na nabuo nyo na yan, bali itong masahan na gagamitin ko ay binalot ko ng cling wrap o kaya plastic para lang hindi siya dumidikit. And then mamasahin natin to for 2 to 3 minutes hanggang sa maging smooth na siya and then medyo elastic na. Itong powdered milk na ginamit ko dito ay 220 pesos lang per kilo. So, kadalasan talaga ganito yung mga ginagamit sa mga pastilya since affordable siya. Habang minamasa nyo yung dough, mapapansin nyo na kumikinis na siya and medyo nagiging stretchy na. Pwede kayong mag-add ng ibang flavor dito. Pwede yung mga powder na flavoring katulad ng ube. Pwede rin naman yung mga liquid. Kung liquid yung gagamitin nyo, bale, mag-adjust kayo. Mag-add kayo ng nasa 1 tablespoon ng powdered milk kada 1/2 teaspoon ng flavoring. Nung maging makinis na yung ating pastillas, shinape ko siya para i-divide into 3 equal parts. Ihiwalay yung 1/3 part para malagyan natin ng cookies. Ilagay yung mga nadurog nating cookies sa bowl and then isama doon yung 1/3 part ng pastillas. Masahin nyo lang yun, lamasin nyo hanggang maging combined siya. Kapag ka medyo matigas, pwede kayong mag-add dito ng 1 teaspoon lang ng condensed milk. I-shape ng palagi yung ating flavored na pastillas and then isang tabi yun. Pahabain nyo na siya hanggang kaya nyo o kung yung desired shape nyo o kung gano'ng kalaki yung gusto nyong laki. Pwedeng bite size and then yung ating 2/3 part naman ay i-flatten nyo din. Pati yung aking rolling pin dito ay binalutan ko ng cling wrap para hindi siya dumikit. And para malinis na din, syempre, dapat malinis yung lasa talaga ng pastillas natin. And then, ipalaman yung ating unrolled kanina na Oreo-flavored pastillas. Alam nyo, pwede nyong gawin yung Oreo flavor natin o yung cookies flavor natin. Pwede nyong palitan ng iba pang flavor katulad ng ube, mango, pandan, maraming iba, maraming klase. So, kayo na yung bahala. And then, panipisin palalo para mag-seal yung pinagsarahan natin. I-divide ko to sa dalawa para mas mapahaba ko pa siya. And then, ikakat ko lang to ng bite-size pieces. Pero bago yon, i-dip ko muna siya sa sugar. Optional yung pag-dip sa sugar, pero dahil nga gagawin natin tong toasted pastillas, para mas maging crunchy yung outcome natin, dinip ko siya sa sugar. Pero kung ayaw nyo siyang gawing toasted pastillas, alam nyo, masarap na to. Na-hold nito yung shape, hindi siya na bebend, hindi siya na kukutkot. Pero kapag kakinain mo siya, chewy. Chewy pa rin yung texture. Hindi siya yung matigas, hindi. Chewy siya. Basta syempre, pag nagawa nyo na siya, balutin nyo na para hindi na siya madry. So yun, after nito, pwede nyo na itong iserve, pwede nyo na itong balutin, masarap na to. Meron ka ng pastillas talaga. Pero dahil nga pwede rin natin itong gawing toasted pastillas, nag-preheat ako ng oven, 250 degrees Celsius, and yung settings ito ay yung upper heat settings lang o yung grill settings. Binake ko lang to for 7 minutes and then, ayan na siya, toasted pastillas na siya.
pagka naging toasted pastilla siya, crunchy yung labas niya pero soft pa rin yung loob. Masarap na masarap to, and mas mahaba yung kanyang shelf life. So ayun na nga mga kalutong tinapay, isa to sa gift ideas na pwede nyong irigalo, madali lang gawin and mura lang. So ayun na nga mga kalutong tinapay, sana ay nagustuhan nyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong mga lutong tinapay. Bye-bye!